Magkakaroon din ng cloud city operation para magpaulan sa palayan. Ayon sa DA, pinaka-apektado sa ngayon sa kapusahan ng ulan dahil sa El Niño ang probinsya ng Iloilo at Mindoro kung saan ekta-ektaryang lupaina ang natuyo. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga heat-related illness o yung mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-init kabilang na ang heat stroke at dehydration. Ayon sa DOH, mahalagang panatilihin na hydrated ang katawan at gumamit ng mga parangga sa init gaya ng sombrero at payong tuwing lalabas ng bahay. Hindi na po pinagpapawisan ang isang taong baka mauwi sa heat stroke. Bigla na lang po yan. Matatalapat. Biglang matutumba na lang. Dinig ni Health Undersecretary Eric Payag. Mag-iingat din naman o sa diarrhea at dengue. Grabe naman, Health Secretary Herbosa na bagamat bumaba ng kaso ng dengue sa bansa, posibleng tumaas na naman ito ang pag-init. Maaaring malakasin pamahaya ng mga labok ang mga inundak na tubig sa bansa ay hindi ito tinakpan. Samantala din ang paghahanda naman sa El Niño, magkakaroon ng DOH hospital ng back-up para sa reklamo ng kuryente at tubig upang hindi maantala ang mga serbisyo.